Good morning, good morning! Good morning! Pasok kami sa school, guys! Ito nga pala yung project ni Jairo. Sasubmit niya na ngayon yung ginawa namin game board. Yung pinaghirapan ni Kuya. Hot day! Ayan, si Jairo magsusot siya ng Santa hat. Good morning! You feeling better now? Say hi naman. Hi. You feeling better? Yeah. Ito guys, ano to? Mga lumang damit. Kasi kinapackage namin, tapos pinamimigay namin mga pinaglumaan ng mga bata. Kaya meron yan. Kung nagtataka kayo, hindi po diaper yan. Good morning, good morning, good morning! It's 11:20. Si Mami nagluluto ng napakasarap na pochero! Wow! Bakit? Hindi yung pochero. Apricada pala. Kala ko pochero eh. Ang sarap mo. Joke lang yan guys, joke lang. Kasi na kayo, magulo ko yung buhok ko, higising lang. Actually kanina pagising, nakahilata lang kasi nakakatamad ang weather. Umuulan pa rin sa labas. Ay nako. Ano pa, wala na tayong hahanapin pa. Kakaano ka na ba eh? You know, kaka... Hey! Ang kanan naman! Kaka-period na to. Kapigyawat. Kailangan mga asawa nyo, kilala nyo kung kailan magkaka-period. Kasi pag malapit na yan, yun, medyo lumalabas na yung mga, ano niya, yung mga... Ano ba yun? Totoo. Wala yan, narinig nyo yan sa kanya nang galing. Si Amy kasi medyo emotional, tsaka ano, medyo tinotoyo to kapag nagkakaroon. Ayun no. Kaya na kami maya-maya. Actually, hindi pa kami nag-breakfast. Nagpa-fasting kami. Medyo alam nyo na, babawas-bawas tayo dahil meron tayong diabetes, ano. Lapit na tayo magpa-blood test kaya hinay-hinay sa pagkain para maganda ang ating lab results. Ho, ho, ho! Santa, I'm coming! Agenda namin ngayon, ano yan be? Clean with us. Maglilinis po kami ng bahay ngayon. Ang bilis ng panahon, December 20 na. Yung parents ko nga pala, gagaling sila sa LA, tapos dito sila magki-Christmas, katulad ng ginagawa namin every year. Hindi ko nga actually na malayan, sabi ni Aiming, ngayong week na pala pupunta yung parents ko. Banjing-banjing. O banjing-banjing pa ako, akala ko next week pa yung Pasko. Yung pala, itong week na to na pala. Anyway guys, so ngayon, ang gagawin namin, maglilinis muna kami ng bahay. Yung tutulugan ng parents ko, yung kwarto, ayusin ko lang. Maglilista kami kung ano yung mga kainin namin. Tapos siguro bukas humimili kami ng mga gamit sa kusina. Yung mga lulutuin namin tsaka yung ibang pangyayregalo namin. Hello! Oh! Me! Oh! Balita! Eto, umuulan dito. Dyan. Umuulan dyan. Umuulan din. So, tinitignan namin kung pwede bumiyahe ng Biyernes. Kung medyo alanganin, magpapabukas. Aha. Biyernes ng maaga. Mm-hmm. Huwag ka na magluto ng ano, ng... May dala tayo. Oo, dadala na Pagdadala ko kayo, anong ang dadali niya? Papait. Papait lang. At saka si Jay, hipon na... Hipon yata kay Jay Papa. Magluto daw si Amy ng, ano lutuin mo? Pansit? Ano request mo may lutuin ulit namin? Hindi, kare-kare. Kare-kare. Ano pa? Yung bilo-bilo, pag-uwi na lang namin. Gusto mo ng bola-bola. Lulugaw ka rin. Lugaw? Gusto mo lugaw? Lugaw. Lugaw, gusto mo yung merong sumpya? Magluluto si Amy sumpya. Oo, sumpya na lang. Wag na yung karne. Yung karne. Oo, kahit na yung... Yung hindi matrabaho, sumpya ang gulay. Yun nga, sumpya, lugaw, toalya, tsaka tokwa. Anong dessert? Anong gusto ng dessert, ma'am? Anong dessert gusto mo? Gusto mo yung ano? Alpahor? Oh. Maggagawa daw si Amy na alpahor? Eh, mataas ang sugar mo. Bawal sa'yo yun. Frutas na lang yung hindi nalulutuin. Kwarto niya, ayusin na namin. Hindi, may dala kami yung bedsheet at saka kumot, ha? May dala pa kami bedsheet? Oo. Meron naman kami. Hindi, para hindi na, wag na para, pag ano, lalaban nyo na naman, eh, ito. Laki labahan namin. Naka-impake na ako. Naka-impake na yun dito na. Hindi na kita pipigilan. Oo. Bedsheet tsaka parang kung kapighatian. Apo. Ang church,
kagaya natin mga Christian, hindi papayag si Lord Jesus na masama sa tribulation, kaya aakyat muna. Sabi ni Lord Jesus Christ, no one comes to the Father except through me. Kaya pinaka-importante talaga tanggapin mo siya para makonsider ka na. Simula mo na kami maginis dito sa garahe. Kasi kapag mayroong kalat sa loob ng bahay, unang-una namin tinatambak dito sa garahe. Kapag may kalat sa loob ng bahay, paglagay mo sa garahe, hindi mo na makikita. Eh dito wala naman tumitingin. Kaya ito yung may pinaka-neglected na area dito sa bahay, kaya dito kami magsisimula. Kahawan lang kami para makapag-create kami ng space. Eh, yung ibang mga gamit namin sa taas ng bahay, ilalagay namin dito. Linis muna tayo. Ito yung mga butas na yung... Ang mga luma na, butas na pinagliutan na. Thank you. Ah, kaya naman kasing i-donate sa mga donation ano, center kasi nga medyo luma na. So yun, nagtitinky lang si Aimee. Kasi sabi doon kay Marie Kondo, yung napanood ni Aimee, kapag ikaw may tatapo na raw, yung napakinabangan mo na para daw hindi masakit sa kalooban mo, magpapasalamat ka bago mo siya ilagay sa baso. Aww. Kanina ko pa siya narinig, thank you. Yung panahin ng tinatapon! Guys, sa pama-advise namin sa iyo kung bago kayo dito sa Amerika. Siyempre, minsan pag bagong dating kayo, medyo excited kayo sa mga bagay na yung mga hindi niyo ba na experience magkaroon. Minsan excited kayo katulad sa amin. Dati mas marami kaming bumili sa Amazon. Talagang pag mayroong mga items na gusto namin, nabibili namin, very madali lang siyang bilhin, pero hindi namin napansin pag tumagal-tagal. Yung mga bagay, pag nag-accumulate na, ayun, nare-realize mo na tinatapo mo rin pala, hindi mo ginagamit. Advice ko doon sa mga bago, talagang pag-isipan nyo ng isa, dalawa, minsan 10 beses bago nyo bilhin yung isang product, make sure na alam nyo na magagamit nyo talaga siya ng pangmatagalan tsaka masusulit nyo yung gamit. Kasi minsan, panandalian lang yung kasi gusto mo lang, nakita mo lang, nainggit ka lang, gusto mo rin bumili. Kasi at the end of the day, pala, hindi pala worth yung pagkakabili mo kasi tatambak mo rin. Okay, ano masasabi mo, be? Na-realize natin yung naglilipat na kami. Nung lumilipat-lipat na tayo, yung from apartment, tapos ang dami namin tinatapon. Apat na beses na ako kaming naglilipat. So each time na lumilipat kami, ang dami namin mga basura. Di naman basura, pero mga gamit na tinatapon o dinodonate namin. Ngayon, na-realize namin, grabe yung bawat lipat natin, dami namin tinatapon. Kung kukwentahin nyo, ang dami din, daan-daan, kundi libo-libo din yung halaga noong mga items na na-acquire namin. Mas na-influensya ang pambumili ng bumili. Minsan. Bago ako dito, di ba? Nag-garage sale kami. Tapos sabi kami, mura kasi. Oo. Nag-garage sale kami, mga dollar, $2. Minsan akala nyo, mura lang siya. Pero at the end of the day, hindi nyo pala siya gagamitin. Same thing kapag let's say, may sale o Black Friday sale. Hindi naman kayo bibili ng damit, pero napapabili kayo. Hindi nyo kailangan ng bagong TV, pero napapabili kayo. Kasi yung mga tao, bumibili kasi nga namumurahan sila at lahat nagbibilihan. Para minsan nahahype kayo na, ba't sila nagbibilihan? Kami rin kailangan bibili. Madali lang sabihin, pero kasi pag baguhan kayo, yung tipong meron kayong panggastos, madali kayong madadala sa mga ganun. Kaya believe kami doon sa mga tao na matindi yung control nila sa pagbili sa mga bagay-bagay. Kami naging biktima rin kami ng consumerism noon. Pero ngayon, oo, nag-improve na kami. Hindi na kami ganun ka-impulsive pag bumibili. Yung tipo, pag-isipan natin, bibilin ba natin to, sayang naman, di ba? Pwede kasi maging opportunity cost din yung pagbili mo na isang bagay tapos hindi naman tumutubo. So, imbis na ibibili namin ng something, i-invest nyo na lang, di tumubo pa, di ba? Yun lang guys, ma-advise namin sa inyo. Katulad ngayon, naglilinis kami. Ang dami naming mga itatapon na gamit na na-acquire namin. Pero syempre, yung mga sapatos, okay lang yun kasi na ano naman, nagagamit nyo naman yun eh. Basta sulitin nyo lang hanggang sa maupo talaga siya, talagang yung ano na talaga, gamit na, yon hindi kami manghihinayang sa mga bagay na ganun. Pero yung mga bagay na minsan mo lang gamitin dahil nakita mo lang online o nainggit ka lang o na-influensyahan ka lang, binili mo tapos itatambak mo rin, yun yung mga sayang na mga gamit. Siguro ito, papakita ko sa inyo pag meron, sigurado si Aimee ito, marami makikita yun. Kanina pa niya ako sinesermonan, eto, binili mo to, tapo na naman, ayan, hindi lang naririnig, pero mamaya kayo. Diba pag less inventory, less yung i-manage mo na ano, kalat. Oo. Tapos, pero pag marami kang ano, kunyari bedsheet, 10 bedsheet mo, edi ang dami mong nakastack na bedsheet dun sa cabinet. Hindi naman lahat nagagamit, no? Hindi naman lahat nagagamit. Sabi nga nila, isa lang pwede na. Oo. Yung pagka-wash mo, balik mo na lang ulit. Oo. O kaya dalawa pwede na. Dalawa pwede na. Extra ka lang. Oo, yung bedsheet. Totoo, wala namang ibang tao makakakita, no? May makakapansin ba na yun ang parating gamit mo, di ba? Kayo lang naman ang nasa kama. Kaya mo nagpapalit tayo pag butas na.
Oh, pagbutas na, o kaya yung mga garter ng mga fitted sheet na ano na, talagang laspag na, tsaka kang bibili ng bago. At least pati yung mga cabinets nyo, hindi rin masyadong cluttering. Diba, minsan ang dami nyong tuwalya, ang dami nyong punda ng unan, ganon. Ngayon, kasi pag naglalaba kami ng bedsheet o ng punda ng unan, pagkalaba, yun na lang din ang gagamitin namin. So, hindi na namin kailangan ng pamalit. Minsan nagpapalit kami para hindi naman masyado malaspag. Pero it's the same thing din. Oo, masakit magtapon, yun nga sabi ni Amy. Kaya nga nagte-thank you siya kasi minsan nanghihinayang pa magtapon din ang gamit. Minsan dinodonate namin kapag yung talagang okay pa siya, yung hindi pa nakakahiyang i-donate. Kasi minsan loray-loray na, di ba, i-donate mo pa. Nakakahiya naman. So, yun guys. So, yun ang ginagawa. Guys, ito ayaw pa niya itapon. Tingnan niyo. Wala ka na mawawalis dito. Tinanggal muna namin lahat ng mga nakalagay doon. Tapos, simulan namin ulit. Yung mga yan, sasalansa namin pabalik doon. Tapos, magtatapon na rin kami ng ibang mga gamit na hindi na namin kailangan. So, ganun yung ginawa namin, guys. Daming kalat, oh. Pwede na kaming mag-garage sale. Ay, hindi. Ano to? Ah! Ayun! Yung wave din. Alam niyo yung uso pa yung mga ano, yung mga paluto na gamit na sa infomercial tuwing hating gabi. Night shift kasi ako noon. Yun yung mga pinapalabas sa TV tuwing break, yung mga infomercial, di ba? Yung mga lutuan, ganito ganyan. So, engaño niyo ako bumili. Bumili ako nitong New Wave oven. Ayan. Ito pa, oh, halos di pa nagamit, oh. Di ko alam kung bakit meron akong dalawa. Ayun, bumili. Yung tutularan yan, ah. Mga, ano, mga maling diskarte. Tapos, ito, bumili din ako nito. Dual na kalan. May stand po yan. Di ko na ikakapit. Tapos, nagamit lang namin siya isang beses lang. Oh, no! Tapos, ito, meron din kami nito. Ihawan din. Tapos, ito. Ano din yan, guys? Ihawan. Di ko nabubuksan. Ito, mga galing pa to sa Pilipinas. Ito, malaki to, eh. Para pang ano to. Yung alam niyo yung ginagamit sa ano. Yung pag nagluluto ng pansit, ng pangmaramihan. Actually, galing Pilipinas to. Dala ng mami ko. Tapos, syempre, meron kami nitong aluminum na napakalaking. Ito sa mga binili ko na gamit sa kusina na medyo pinagsisisihan ko. Tsaka galit na galit si Amy. Oh, no! Napakalaking... So, bakit mo nga binili yan? Parang magtitinda ng lugaw. Pero hindi rin namin masyado nagagamit. So, ngayon, nagtitake na lang siya ng space. Meron naman din kami dito yung pang sang mute. Nagamit naman namin ito ng mga ilang beses. Wala pa tayo anak yata nito, yun. Sa LA pa namin ito, huling nagamit, oh. Kita niyo. Dalawang manok. Nakadalawang manok lang daw to. Napagalitan na naman ako na asawa ko. Pero wala na niya masumpungan. So, nung time na yun, mahilig siyang magluto. Super. Ayan, oh. Rotisserie. Nagluto na rin ako dito ng ano, para lechon belly, no? Kaya yan guys, isa yan sa mga lesson na natutunan namin. Natutunan ko lalo na. Sa amin kasi yung mag-asawa, sa totoo lang, ako yung talagang mas magastos talaga. Tsaka yung kapag nasumpungan nga, sabi ni Amy, pag may nagustuhan ako, minsan bili agad, ganyan. Very impulsive ba? Hindi ako nag-iisip. Medyo maagaw kasi yung bumili ng logistics. Pagaling sa logistics. So yan guys, ang advice ko lang sa inyo kung bago kayo rito. Ayun, syempre, pag kumikita na rin kayo, minsan, kung ano yung mga naiisip nyo gusto nyo bilhin, especially yung mga bagay na hindi nyo nabibili dati, gusto nyo nang bilhin ngayon kasi may pambili na kayo. Ayun lang, minsan, ano naman yan, normal lang. Sabi nga namin ni Amy, kapag yung mga bagay na hindi mo pa nararanasan, hindi mo marirealize na hindi mo siya kailangan once nakuha mo na. Pero, so, ano naman? Ano naman? Pero kapag big purchases, like yung mga kotse, bahay, nako, maraming research yun. Oo, maraming research yun, pag yung mga big purchases. Pero yung sa mga sasakyan kasi guys, unang-una, hindi naman ako talaga nahilig sa mga ganyan. Gusto ko lang talaga yung very economic na sasakyan, matipid sa gas, tsaka matibay, kaya nga Toyota, tsaka hybrid yung nabili namin. Tsaka mura lang namin siya nakuha. Kailangan lang din mga marunong kayo mag-negotiate. Ganun. Sineshare ko din nga sa inyo kasi advantage din yung para sa inyo. At least, hindi nyo na kailangan ma-experience bago nyo matutunan, di ba? Ibig sabihin, kumbaga, learn from others' mistakes. Ganun.
Kaya yung pagkakamali namin, sineshare namin. Pagkakamali ko pala, si Amy matipid kasi yan eh. Sineshare namin sa inyo para hindi nyo na rin ma-experience. Oo, tsaka kaya hindi nyo magawa yung parehong pagkakamali namin. Pagkakamali ko pala. Nagay sa dentista dito sa San Ramon. Nalang routine cleaning ngayong December kasi mag-end of the year na. Meron pa akong isang cleaning na hindi ko pa nagagamit. So, ayun. Hi guys, feeling ano na tayo? Feeling fresh. Malinis na ulit. Ayun, ito yung naghihintay sa atin, no? Nag-i-list na ng ano namin, menu for Christmas. Kinampa ni tayo ni Mami, naghihintay siya. Ano naman, wala namang cavities. Nag-x-ray ako. Tapos yung binis. Ah, naghihintay sa akin si Monica. Ang binayad ko today is... So, bali, 450 yung balance. 421 yung bayaran ng insurance. Tapos yung copay ko, 29. So, ganun kamahal, no? Sa insurance sa trabaho namin, guys. Mamimili nga pala kami ngayon. December 21 ngayon. Sa mga hindi nakakaalam, yung December 21 is, yan yung tinatawag nilang winter solstice. Meron ganun, siyempre. December 21 kasi, it marks the, ano, ito yung pinakamaiksing araw sa buong taon. So, ibig sabihin, after December 21, siya na yung peak na pinakamadilim dito sa Northern Hemisphere o yung mga bansa na nasa taas ng equator. Ah, hindi mo alam yan. Kasi merong summer solstice, yun yung June 21. Yun naman yung pinakamahabang araw. So, from now on, every day, alam ko para madadagdag ng 1 or 2 minutes kada araw yung haba ng araw. Magsi-shift na kasi yung ikot ng araw eh. Pero hindi ibig sabihin nung guys pa init na. Kasi ang alam ko ang pinakamalamig dito sa area namin mga January pa. January, February. So hindi ibig sabihin nun palamig na. Pero hahaba na yung araw from today, December 21. So mapapansin nyo everyday hindi na siya madilim. Diba kasi nga kapag mag-fall na tsaka winter, diba pahaba na pahaba. Yung tipong alas 4, alas 5 pa lang madilim na. Ngayon pahaba na siya. So ito na yung pinaka-peak. Tapos pagdating ng June 21, yun naman yung pinakamahabang araw. Pababa naman, padilim na naman yun. Wala lang, FYI lang. So, ano gagawin natin ngayon? Ito, tinitira ako na ito. Galing. Yeah. Alino. Wala kang kisa akin. Bawal lang kisa, malinis yung ngiting ko. Ano be? Saan tayo pupunta? Pumunta tayo? Sa Costco muna. Costco marami. Hindi na namin kayo sasama ng mahaba sa Costco. Hindi tayo magbablog na napakahaba. Siguro summary lang. Yung parents ko nga pala, bukas na sila darating. Siyempre, marami kaming lulutuin everyday. So, mamimili lang kami ng mga ingredients na gagamitin namin sa pagluluto. So, yun guys. Medyo busy kami ngayon. Ewan ko, kailan ko ma-edit yung vlog kasi marami pa kami yung gagawin mamaya. Tsaka, hindi ko alam kung makakapag-vlog ako kasi nga nandito yung mga magulang ko. So, hindi naman alam nila na nag-YouTube tayo, no? Kita-kita na lang tayo ulit mamaya. See you later. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Ayun. Ayun. Ami paborito. Reds na per guys, mas masarap to kaysa sa tilapia. Walang ganito sa Costco namin eh. It climbs down the chimney at the speed of light while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before as they walk. December 22, araw ng Biyernes. Nasa trabaho ako ngayon, so wala tayong masyadong vlog today. Ngayong araw na din pala dumating yung parents ko galing LA. So nandiyan na sila sa bahay ngayon as we speak. So 6:45 na guys. Nang hapon pauwi na rin ako. So baka since nandiyan nga yung parents ko, baka hindi tayo masyadong makakapag-vlog kasi hindi naman talaga nila alam na nagba-vlog tayo. Pero subukan ko pa rin kung ano, makapag-vlog tayo, tingnan natin. Siguro tuloy na lang natin bukas yung vlog, 23. So, yun guys. So, medyo pagod na ako. Pasensya na kayo sa itsura ko. Medyo haggard-haggard. Tsaka oily ang face natin. Hindi tayo nakapag-ilamos kasi medyo mahaba yung oras natin. Trabaho ko ngayon. So, yun. Kita-kita na lang tayo bukas ulit, ha? We'll see you again tomorrow. Sa 23rd.